Kumusta mga master? Ito ang High Speak TV. Manager, pinalayos ang matandang pulubi sa restaurant pero nang kanyang malaman kung sino ito ay labis itong nagsisi. Sino nga ba ang matandang ito at ano ang kanyang malaking papel sa ating kwento ngayong araw na ito? Pero bago natin umpisahan ay gusto kong makahingi ng counting subscribe sa inyo. Kung bago ka pa lang napadpad sa aking channel, ano pa ang hintay nyo? Simulan na natin. Maling akala. Sa mundong ating ginagalawan ay may mga taong pilit kang hinuhusgan kahit di ka pa lubusang kilala. May ilan rin na hinuhusgan ka base sa panlabas na kaaniwan o antas ng buhay ng isang tao. Huhusgan ka kahit ang gusto mo lang ay makasama sila. Huhusgan ka dahil di ka nila kalibel. At mas lalong huhusgan ka lalo na't wala kang itsura. Sa maling akala ay maaaring magdala ito sa iyo sa kapahamakan o pagsisisi. At ito ang nangyari sa isang manager ng isang restaurant sa New York. Isang masayang umaga sa New York, mapayapa ang araw at patuloy ang pagdating ng mga customer sa isang sikat at mamahaling restaurant. At doon ay may isang waiter na nangangalang Sean. Si Sean ay 29 years old pa lamang. Siya ay nagsisikap sa kanyang trabaho para matususan ang pangangailangan ng kanyang magulang. Lumaki kasi si Sean sa isang broken family. Ang tanging kasama niya sa bahay, ang isa niyang kapatid at ang kanyang ina na matanda na. Tanging si Sean ang inaasahan ng kanyang ina at kapatid dahil wala na nga silang ama. Kasi iniwan sila at sumama sa ibang babae. Nagsisikap nga ito para matulungan ang kanyang ina at kapatid. Sa madaling salita, siya ay nagiging padre de pamilya. Puno ng pangarap si Sean kaya siya ang nagsisikap at pinagkakasya niya ang mga kinita niya para sa kanyang pangangailangan sa kanyang pamilya. Habang nagsiserve sa bawat customer itong si Sean, ay may isang matandang lalaki ang pumasok sa restaurant na iyon. Hingal na hingal ito at madumi ang damit. Nang nilapitan siya ni Sean, ay nagsalita ang matanda at sinabi niya, "Pasensya ka na iyo, hindi ako order." At humingi din siya ng pasensya sa mga customer na nakatingin sa kanya dahil sa itsura niya. Maduming-madumi nga ang damit nito na animoy isang taong grasa. Humingi siya ng paumanin dahil sa abalang dala nito. Ng mga oras na yon ay bigla na lang umiksi na ang manager at pinagsigawan siya. Sinigawan nga ng manager ang matandang lalaki at sa pilitang pinalabas. Wala magawa si Sean sa mga oras na yon, kundi tignan ang matanda habang papalayo ito. At baka sa mukha ni Sean ang kalungkutan sa ginawa ng manager niya. Nabigla si Sean sa ginawa ng manager habang ang matanda naman ay nakatingin sa manager at sa mga paligid nitong customer. Nang umalis na ang manager papuntang opisina, ay dali-dali itong hinabol ni Sean ang matanda. Nang inabutan niya ito, ay binigyan niya ito na natitirang barya nito na pambili ng pagkain ng matanda. Sinabihan niya ang matandang lalaki na bumili ka agad ng pagkain at alam niyang gutom na gutom ito. Humingi ng pasensya si Sean sa matandang lalaki sa ginawa ng kanyang manager. At habang kinakausap ni Sean ang matanda, ay nakangiti lamang ito sa kanya. Sinabi ng matanda kay Sean na pagpalain ka sana at balang araw, iyong kabutihan ay aking susiklian. Maraming salamat sa iyo. Si Sean ay dali-daling bumalik sa restaurant habang ang kanyang manager ay patuloy ang paghingi ng tawad dahil sa pagpasok ng matanda. May kasabihan nga, mabuti ka lang sa kapwa mo pag alam mong mapapakinabangan mo sila. Pero pag dito nakakatulong sa iyo, ay itatakwil mo ito. Makalipas ang isang linggo, ganun pa rin ang takbo ng buhay ni Sean. Nagtatrabaho pa rin siya sa restaurant na iyon. Nang umagang iyon ay may isang matandang lalaki
ang pumasok sa restaurant. Bumaba sa mamahaling sasakyan at balot na balot ang katawan ng maraming alahas. At halatang ito ay mayaman. Lapitan nito ni Sean, subalit umeksena na naman ang manager na siya na lamang daw ang mag-aasi sa matanda. Pinakita ng manager ang menu ng kanilang restaurant at sinabing, "Hayaan niyo po ako ma'am na magsilbi sa inyo." Sumagot naman ang matandang lalaki, "Pasensya na, hindi ako dapat pagsilbihan ng tulad mo na walang puso." At nagulat ang manager sa sinabi ng matanda. Nung nakaraang linggo ay pumasok ako sa restaurant na ito dahil sa na-hold up ako kaya madumi ako. Kasi naglakad ako at kinuha lahat ng gamit ko. Naglakad ako kaya pagod na pagod akong pumasok dito. Ang aking unang pinuntahan ang restaurant na ito dahil pag-aari ko naman ito. "Pero anong ginawa mo, Mr. Manager? Pinagtabuyan mo ako at pinalabas. Hindi ko kailangan ng tauhan dito na wala puso." At bumabasi lamang sa panlabas na kanyuan. Labis ang pagsisisi ng manager sa kanyang nagawa. Sabi ng matanda, "Okay lang yun, di mo kailangan humingi ng tawad." At dalidaling tinawag si Sean ng matandang lalaki. "Ano nga ulit ang pangalan mo, iyo?" tanong ng matanda. "Sean po," tanong naman ni Sean. "Magmula ngayon, Sean, ay ikaw na ang magiging manager ng restaurant na ito. Labis mo kong pinahanga sa ginawa mo. Talagang hinabol mo pa ako upang iabot ang tanging pera na meron ka para ibili ko ng pagkain. At ito yung pinangako ko sa iyo, na isang araw ay susuklian ko ang kabutihan mo." At sa mga panahong iyon ay sumabak na ito si Sean sa pagtitraining para maging isang manager sa isa sa pinakamamahaling restaurant. At mula noon ay naibigay na ni Sean ang pangangailangan ng kanyang ina at ng kanyang kapatid sa pag-aaral nito. Ang restaurant na iyon ay mas lalo pang dumami ang customer dahil sa magandang pamamalakad ni Sean. At sinikap ni Sean na lahat ng mga empleyado ay magiging mabuti sa lahat ng customer na papasok, ano man ang estado nito sa buhay at panlabas na kanyuan. Isa sa mga moral lesson dito ay huwag kang pipili ng tao na gawa ng mabuti. Dahil sa buhay natin, dito sa mundo ay lahat tayo ay pantay-pantay. At higit sa lahat, magiging mabait ka sa lahat ng taong makakasalamuha mo. At dito nagtatapos ang kwento natin ngayong araw na ito. Kung bago ka palang napadpad sa aking channel, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe. Huwag mo rin kalimutang mag-comment at mag-share. Maraming salamat sa inyong panunod. Once again, this is High Speak TV. Mag-iwan ng salitang peace out.